nagpapangga. O, di meron pala. Di ito lang isa. Okay, may gagawin tayo ngayon, guys. Na pumutok yung sa may fuse kasi inulit nila, nilagyan ng fuse, sumabog ulit. So, simulan natin to. Okay, nandito na yung board na kinuha natin sa kabila, no? Kasi napaputok na nila yung fuse. So, nilagyan ulit nila ng ano dito, ng fuse, nagrekta sila dito. Sumabog ulit. Kaya tayo na raw ang gagawa. Ang gagawin natin dito, guys, ay bukan natin paganahin ng modify kasi wala tayong ganitong klase ng oscillator, no? Mahirap makahahanap dito ng oscillator ng ganito sa amin. So, imo-modify ko to. Nga pala, guys, yung mga pyesa dyan, yung iba pumutok, mapapansin nyo yan, no? And then, ito, may butiki daw dito nakalapag, kaya nagkaganito, no? So, ang mangyayari dito, papalitan natin itong mga kapasitor, tatanggalin natin to, then lalagay natin yung ganitong type ng IC, no? Uy, may langaw pa. Langya. Extra ka pang langaw ka, ha? So, yan, no? Okay, so, try natin to kung uubra. Pag uubra, di... Try nyo rin kung sa mga ganitong power supply, SMPS. So, maraming paraan to, guys, na pwedeng gawin, no? Hindi lang dito, no? Okay? Hindi lang dito. So, meron tayong pwedeng gawin dyan na pagpapander dyan, gamit yung transformer, pwede. Kaso, yung space nga ang problema. Kung masikip doon, hindi mo mailalagay ito. So, magwa-wiring ka sa ilalim. So, pwede yung transformer kasi isa lang yung diode. Ito yung pinakamabilis kasi ito lagay mo lang doon sa AC, then ito lagay mo lang sa diode, then tapos na. Then meron din tayong core wires, pwede rin yon. Pero yung space nga ang iniisip ko, no? Then meron din tayong 5 wires. Itong 5 wires, guys, pwedeng-pwede kasi pwede mo naman i-baray na lang yun dito. Okay, so pero ito na lang gagawin natin ngayon. And then yung sigurado magtatanong kayo kung paano ba ilagay ito dun sa mga hindi na nakakaalam. Pero yung nakakaalam kasi marami na sa YouTube to Actually marami na akong video na ginamit ko to, nasa baba, hanapin nyo. Pero hindi ko yata na detalye masyado. So subukan natin dito kung maintindihan nyo, no? So do-drawing ko muna. Wait lang, do-drawing ko muna sa whiteboard. A few moments later. So yan, guys, nandito na yung drawing ko, no? Pagpasensyahan nyo na, gumagalaw yung ating camera sa stand. Wait lang, ayusin muna natin. So ito, yung IC natin, nasa na? So bali ganyan yan, no? Number 1 natin ito, tanggalin nga natin to para mas cute. Yan, no? Okay, so yung number 1 natin ay ground. Yung ground, yun yung nakakonect dito sa negative nung capacitor, no? Okay, yung number 2 natin, yung nasa drain, o mas malagi kong tinatawag na collector. Ito yung sa gitna nung MOSFET na to. Okay, sa gitna ng MOSFET na to, yan o, yan. And then, yung sumunod, yung VCC natin na tinatawag ko ring auxiliary, galing yan dito, guys, o. Dito. Kung mapapansin nyo, mayroon siyang resistor dito, saka diode dito, saka capacitor na dalawa. Okay, so ito yung capacitor nya. Yan yung VCC. And then meron siyang starting resistor na nakakonect sa positive. So ito yung positive natin. Then ito yun siya. Kung mapapansin nyo dito, meron siyang pumunta rin papunta doon. Ito, toto siya. Ito yung parang starting resistor nya na mig siya. Dito ang ginamit ay 0.7 mig to. Okay, 7,000 ohms, okay? Ang hirap naman explain pag gimmick. So, simulan na natin, guys. So, naintindihan nyo na. Ay, meron pa pala. Dito, guys, it's either 100K, depende sa pangangailangan ng ano. Pag kinakapos kasi, pababa ka. Pag sumusobra naman, pwede ka na dito sa ano para hindi masyadong persado yung IC natin. Then, dito, ito always ganito talaga setup. Pwedeng 1UF, pwedeng 104. 104 sapat na dito, guys. Din sa pin 4 ng
coupler. Yung pin 4 ng coupler, guys, kung mapapansin nyo, ang hirap naman i-focus. Kung mapapansin nyo yung 1, yung katapat nyan is 4. Okay? You know? Kasi 1, 2, 3, 4. Okay? So, dun yung 4 nyan. And then, ano pa ba? And then, yung, siyempre, yung nahuli dun sa coupler, eh, ground na yon. Okay? Naka-ground na yan yung number 3. So, yung 4 is, dun, no, pupunta sa pin 4 ng IC natin. So, ikabit na natin, guys. Wala na siguro ako nakalimutan. Okay, pakita ko muna yung tinanggal natin. No? So, tinanggal natin yung fuse kasi napasabog nga, no? Makita nyo, nangingitim pa dyan. Sumabog hanggang doon sa ilalim. So, yun ang tinanggal natin. Yung apat na diode, yung apat na resistor dun sa kanyang current limiter. Then, yung oscillator natin. Nasa na yun? Ito siya, oh. Yung anim yung paa. Then, yung sa may coupler natin na sinner diode. Yun lang mga tinanggal natin, guys. Then, yung starting resistor dito, yun ang tinanggal natin. So, lalagyan ko na to ngayon ng ganitong pyesa. So, ilalagay ko na. So, hindi ko na siguro bibidyoan para hindi umaba. Pero, i-explain ko na lang mamaya yung pinuntahan ng mga paa. In a way, na-explain ko na kanina. Then, ipapatunayan lang natin na ganun pa rin yung setup. Okay, so hanggang dito muna, guys. Okay, nandito na yung outcome nung ginawa natin, guys. So medyo magulo siya ng konti, pero madali lang naman yan. So yung number 3 natin, ilagay ko na lang sa ground. Then yung number 4 natin, nilagyan natin ng 1UF na SMD. Then nilagay rin natin dun yung 1K, diretso yun sa ground, o yung negative nung capacitor, no? So ito, galing to sa pangatlong paa. So nilagay ko siya dun sa capacitor. So yung capacitor, ito, oh. Okay, so yung naglagay ako ng 220K UF mula dun sa positive, gaya nung nasa drawing. So wala akong iba dyan na magic dyan. So ganun lang talaga setup nyan. Balikan natin yung drawing. So ito yung mga piyesang tinanggal natin. Hindi na natin siya tinesting, guys, kasi nga dalawang beses na pumutok yan. Meaning to say, kahit hindi na ako gumamit ng tester, alam ko na sasabog lahat ng diode dyan. It's either may makaligtas man, ang tinatawag ko na kontaminado na yun, no? Kaya pinapalitan ko na lang na buo. And then, doon, tinanggal ko lang yung mga pyesa na tinexplain ko na kanina. Then, balikan natin to. So, ganun lang yan, guys. So, yung nakikita nyo yung kulay red, galing lang yan ng capacitor, tapos naglagay tayo ng 220K, kasi 100K hanggang 330K dun sa positive, galing ng 350 volts. Okay, so testing na tayo, guys. Then tingnan natin kung anong outcome. Then nagready ako ng pang load natin para makita natin kapag umilaw ito, ibig sabihin good na tayo, no? Wait lang, saan na ba yung aking cord? Patay ng cord, lagay ko muna, no? Mabilis na lang siguro to. Op. Sa mga gustong mag DIY na ganito, tested ko na to, guys. Hindi naman siya bumaback job, no. Yun nga lang, medyo matrabaho. Parang 5 wires din lang ang dating nun, guys. Kaso nga lang dito, madali mo siyang may ma-mount, no. So yun siya, oh. Oh, ha. Ngayon, testing na natin. Lagyan natin ng tester. Yun. So, nandito tayo sa DC. Lagay natin yung positive dito sa unahan ng diode. Then, dito tayo sa bakal ng 7805 kasi ground yan. Tapos, lagay din tayo ng isa pa para dun sa bumbilya natin. Para makita natin kung iilaw. Then, tingnan nyo yung voltahe. So, yung saksakan natin, guys, nandito na, no? Yun na lang yung monitor nyo para makita natin kung okay na tayo. Okay, so, 1, 2, 3. Yun, umiilaw na, guys. So, 12.3. So, ang lakas ng ilaw, guys. Okay, so, buhay na yan. So, 12.3 na yung lumabas. Meaning to say, eksaktong-eksakto na tayo. Pwede na natin itong i-deliver. Huwag nyo munang hawakan yan kasi meron pa yung
voltage. So ganun lang guys, napakasimple lang no. Shinare ko na yung paano mag ano nito, yung coupler kanina tapos yung 1K, nakita nyo SMD yung ginamit ko para madaling i-dikit. Marami naman makukuha sa mga ganitong board guys oh. Yan oh, kuha lang kayo dyan mga SMD. So ikabit ko muna to guys, then tingnan natin kung magiging pera na. Punta muna tayo dun sa kabilang shop. Okay guys, nandito na tayo sa shop nila no. So papakabit na natin tong board. So nandito na, naka-ready na siya guys. Okay, pakikabit nga Boss Jomar. Tingnan natin kung anong outcome. Ang init Jomar ng Pilipinas. Sobrang init dito. Animal. Yan yung gustong gayahin ni Kuya Henry. Pag napanood niya to, sigurado alam niya na. Tinuro ko na eh. Oo. Uy, sigurado ko ba sa pinagsasaksak mo dyan? Sabog. Pag hindi. Bagay, pag sumabog yan eh, ayawan na. Ayawan na. Wala nang second time around. Yan. Ay, walang nakalagay dun sa block. Ang sikip po. Oh. Ay, pwede pala transformer dito. Maluwang pala oh. Kala ko masikip. Wala bang box yan? Meron. Ay, meron? Nasaan yung box niya? Ay, meron pala. Yun pala yung box niyo. Kailanganin din pala. Kaya kailangan ano. So, testing lang muna to guys. Kung titingnan natin kung aandar. And then, pag umandar na, then, siyempre, babay na pag umandar na. Ano ba yan? Ang init talaga. Diyos mio, Marimar. Ba't ang daming mga rikititos niyan, Mar? Ano, baka may sumayad, ah. Oh, yun, okay. Yun na, fire. Saan pa ilaw yan? Ayan. Power. Ba't umiinom na itong mga to? Baliw hindi, na ano ng araw o, oh, yan o. Oh. Oh, wala o. Oh. Oh, sige. Ayun. Umilaw ba? Wala naman. Ayun, umilaw na. Pero kung hot, wala. Hot? Malay ko sa'yo. Ayaw hindi nag-relay? Baka may delay. Ah, ganun, may sensor? Okay, at least may power na ano. Success na tayo guys. Hanggang sa muli guys, maraming salamat doon sa mga nanood. Okay, peace out.